Talaga pala mga kababayan, lulusob na si Maudings, Inday, si Harimau. Noong nasa Germany, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, inamin mismo mga kababayan ni Harimau sa kanyang video ngayon. So talaga pala niya, Mr. Maravillas, naglalaway na sila na makaupo sa Palasyo Malacañang. Ganon nga po mga kababayan, hindi man nila tinatago. Talagang sinasabi nila, pakinggan niyo po ito. Ito mismo mga kababayan, si Harimau. I-play ko mga kababayan yung kanyang sinabi. Sabi niya rito, ang number one na pakiusap ni BP Sara kahapon noong panahon nito mga kababayan na nasa Germany at Czech Republic si President Bongbong na kandakuba sa pagtatrabaho po para maayos ang ating bansa, yung ating ekonomiya, mag-invite ng mga investors. And in fact, nakakuha po ng umaabot sa 4 billion US dollars na investments po. At yung security ng ating bansa, external defense ng ating bansa. Pero habang nasa abroad yung ating Pangulong Bongbong at kanyang delegasyon, pinag-iisipan pala na ng masama yung ating Pangulong Bongbong Marcos ng tropa ni Inday. At si Inday sumalubong pa kahapon nang dumating ang ating Pangulo galing sa official visit sa Germany at Prague. Ganyan na niya, Mr. Maravillas, kakapal. Hindi man nila po tinatago ang kanilang intensyon. And in fact, ganon din yung sinabi po ni Maudings doon sa Liwasang Bonifacio. Kinonfirm lang po ni Harry Roque. Pakinggan po ninyo ito. Usap ni BP Sara kahapon dahil siya ang... Ulitin ko po, mga kababayan. Pakinggan ninyo ang maigi. Number one, pakiusap ni BP Sara kahapon dahil siya ang caretaker habang wala si PBBM. Huwag na huwag kayong aalis dyan sa Liwasang Bonifacio. Pagamat talagang atat na yung mga tao doon. Kasama na ako na sumugod na sa Malacañang nang hindi na makabalik sa Malacañang ang mga nasa Germany na naglalamierta. Yan po ang totoo. Pero dahil rin respeto nga natin si BP Sara, talagang nagtimpi po tayo. Pagamat at one point in time sa aking talumpati, sinabi ko na, handa na ba kayong sumugod? Pero sinabi ko nga, masama nga naman tingnan kapag habang siya ay caretaker, doon lulusob ang taong bayan sa Malacañang. Pero pag hindi po nagkaroon ng pagbabago, pag hindi po binigyan ng katarungan si Pastor Kibuloy at dinasa tamang proseso, at kapag hindi tinigil ang panunupil na karapatan ng malayang pananalita at malayang pamamahayag, hindi po malayo na lalo pang lolobo ang mga hanay na hindi lang mananatili sa Liwasang Bonifacio kung hindi magmamarcha na para sa Malacañang. Dahil ang Malacañang, yan po ay palasyo ng taong bayan, hindi na manamumuno na hindi nakikinig sa taong bayan. Yan. Klarado po, mga kababayan, yung maitim na plano nila, ganon kaitim ng mga budhi nitong mga taga Finta Kingdom po, mga kababayan. So I think, kailangang i-review itong sinabi po ni Harimau. Kung ito ba, mga kababayan, ay pwede nating sabihing inciting to rebellion. Gusto nang gatungan, mga kababayan, yung mga mamamayang Pilipino na lusobin na yung ating yung Palasyo Malacañang. Gustong ulitin po yung people power. So pagpapakita lang niya, Mr. Maravillas, na talagang ugaling mga dilawan itong mga taga Finta Kingdom, si Maudings. Original man po talaga, mga kababayan, na dilawan. Appointed po dati, naging politiko po si Maudings. Nagsimula siya as appointee vice mayor noong 1986 nang i-take over ni Coricong yung Palasyo Malacañang. Saan pa magmana po? Original po silang mga dilawan. Kaya tingnan ninyo kung mag-behave sila, mga kababayan. Mab-rule. Walang respeto sa duly constituted authorities. In worse, kayo ni team nila ang pinagbabantaan. Inapakabait ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ginagawa yung mga trabaho niya bilang Pangulo. Napakasipag. Parang namimihasaan niya, Mr. Maravillas, kasi hindi sila pinapansin. Yun nga po, mga kababayan.
But of course, I think wala man po silang support galing sa ating mga mamamayang Pilipino. Yun yung ini-expect nila na makakatipon sila ng maraming tao doon sa liwasang Bonifacio. Wala man pong pumuntang marami. Mamarcha sila papuntang Palacio Balacañang na sila-sila lang. Wala silang support mga kababayan galing sa military, galing sa ating kapulisan, baka yung mismong mga nakagwardya sa kanilang pulis doon. Pagdadamputin sila mga kababayan dahil sa kanilang mga pinagagawa. Di ba? So, yun man lang po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.